Hi, Sir Kira. Si Kay po ulit ito. Pasensya na po at ngayon na lang ulit nakapag-share ng story ko. Naging busy lang talaga sa school at work. 1 year mahigit na pala since na-share ko yung unang story ko. Pero ngayon, sobrang dami ko nang makakwento sa mga kababalaghan na nangyari sa akin dito sa Baguio bilang isang embalsamador. Baguio General Hospital. Medyo bago-bago pa ako nito sa isang funeral sa Baguio bilang isang on-call licensed embalmer. Kumbaga, ang duty ko is anytime within 24 hours, 7 days a week. Mid-2022, tinawagan ako ng funeral na may pick-up daw kami sa Baguio General Hospital. Around 1 a.m. ako tinawagan. And in less than an hour, sinundo ako ng funeral vehicle sa apartment ko. Kasi nga alanganin na din mag-abang pa ng taxi. At saka nandun na rin sa ospital yung family. Kaya nagmamadali na kami. Dumating kami sa BGH after few minutes pagkasundo sa akin. Yung morgue ng ospital ay nasa basement, tapos nasa dulo. Medyo eerie talaga yung basement nila kasi bukod sa medyo makalat, ay medyo masikip din. Pati yung ilaw nila, parang kupas na puti yung kulay, so medyo madilim. Nung pagdating namin sa morgue, sinabihan ako ng driver namin na tignan ko daw kung nandoon na yung nagbabantay ng morgue sa loob kasi madalas daw na nakalock yun. Habang naglalakad ako papunta sa morgue, bigla na lang ba na parang may sobrang lamig na hangin. Oo, alam ko madaling araw at saka nasa Baguio ako. Pero saan naman manggagaling yung malamig na hangin na parabang sumampal sa katawan mo out of nowhere, di ba? So ang naisip ko na naman noon, shit, eto na naman tayo. Pero syempre, kailangan kong i-maintain yung professionalism ko bilang isang lisensyadong embalsamador. Sa kung anong dahilan, nakabukas yung pintuan ng morgue. Kaya naman binuksan ko na lang habang nakita ko nakausap na ng driver namin yung pamilya nung namatay na nasa mga higit 5 sila at papunta na sila sa kung nasaan ako. Habang kinukuha namin yung bangkay, ipapa-identify ko pa sana sa pamilya. Pero may nakalagay naman na name tag sa cadaver bag. At saka sinabihan na din nila ako kanina na, "Sir, okay na. Nakita na namin kanina." Naintindihan ko naman agad kung bakit hindi na pinabuksan. Kasi close relative nga. At saka marami pang umiiyak that time. Kaya naman inirespeto ko na lang yung hiling ng pamilya. Binuhat namin sa stretcher yung cadaver bag. Medyo mainit-init pa. Ramdam mo yung katawan. Kaya alam kong kamamatay lang. Mga ilang oras pa lang siguro. Kaya pala hindi na inilagay sa freezer. Kinarga namin sa sasakyan yung katawan. Tapos medyo napatambay muna sa basement. Kasi hinihintay pa namin yung swab result document sa taas. Habang nakatambay ako dun sa baba, may mga tanong yung family sa akin regarding sa process na gagawin ko. "Sir, tatanggalin po ba lahat ng laman loob?" Tanong nung isang miyembro ng pamilya. "Hindi po, sir. Body fluids lang po ang tatanggalin, tapos papalitan lang po ng formalin solution. Sa autopsy cases lang po namin natatanggal ang organs, pero binabalik din." Sagot ko naman. Syempre at that time, kinuha ko na din yung opportunity para maitanong kung anong ikinamatay nung kamag-anak nila. Kasi yung death certificate is to follow pa daw. Around 9 a.m. pa. Tatay daw nila yung namatay. Inatake sa puso. Habang nagtatanungan kami, dito ko na din napansin na sama-sama silang magkakamag-anak kahit sa pagtatanong sa akin o kahit doon sa pagkausap sa driver. Siguro dahil nasa floor kami ng morgue, kaya medyo natakot. Dito ko na din napansin yung matanda na kasama nila kahit saan pumunta. Mukhang normal na tao naman,
Pero doon ko napansin na parang may mali sa mga mata niya. Parang may katarata. Dinedma ko lang naman yon, kasi hindi naman sumagi sa isip ko na may kung ano doon sa matanda. Kasi hindi naman lahat nagtatanong o nagsasalita. Yung iba nakikinig lang. So ibinahin na namin yung patay papunta sa funeral establishment kung saan ako on call. Bale, sumama na din yung family. Doon sila sa likod ng L3, kasama yung patay nila. Pagdating namin, ipinatong na namin yung patay sa embalming table. Tapos dumiretso muna ako sa office kasi kailangan kong makuha yung embalming authorization sa family. Tapos konting interview pa regarding naman sa posisyon ng kamay, makeup, buhok, etc. Siguro around 30 minutes din kaming nag-usap at nag-fill up ng forms. Tapos nun, nakuha ko na yung go signal. Nakuha ko na yung mga damit, rosary, pati mga bilin sa akin. Nung nandun na ako sa loob, laking gulat ko na lang dahil pagbukas ko ng body bag, sabi ko, parang nakita ko to kanina. Kinalabutan na ako. Pero kailangan kong siguraduhin kung totoong tao yung nakita ko kanina. Bumalik ako sa office since andun yung buong family. Pero wala yung matandang nakita ko. Naisip ko nung una, baka may kapatid na kahawig talaga. Pero wala. Wala talaga. Hindi na rin ako nagtanong dahil alam ko na rin kung ano yung nakita ko. Bumalik ako sa embalming room at nagdasal na lang na sana pahintulutan niya ako na iimbalsa mo yung katawan niya para pogi na rin siya after. For some odd reason, ginamit ko yung aneurysm hook para tignan yung mata at maiayos yung eyelids. Doon ko na naalala na kapag namamatay ang tao, nagiging pale o cloudy blue o white yung gitna ng mata. Drowning case. May nakuha akong call habang nasa school ako. Sa mga hindi nakakaalam, fourth year forensic science student ako sa isang university dito sa Baguio. Bale, tinapos ko na lang yung klase ko noon. Tapos dumiretso na ako sa embalming room. Pagkapasok ko sa office, sabi sa akin ng funeral director, na-wave na yung autopsy ng family neto ah. Post-mortem examination na lang ang gagawin nyo ng doktor. Nalunod pala yung bata somewhere sa La Union. Tapos ibinalik na lang dito sa Baguio. 4 oras pa bago natagpuan yung katawan niya sa Pampang. Kasi inano daw ng current sa ilalim ng dagat. Bloodshot yung mata ng bata. Basang-basa pa. Puro buhangin at bumubula yung bibig. Natapos na namin yung swab test ng doktor, pati post-mortem examination. So nagsimula na kaming mag-embalsa mo. Ang pagkakamali ko, nakalimutan kong magpaalam sa patay. Dahil na rin siguro sa pagod sa school. Kaya nawala na sa isip ko. Tapos idinerecho ko na nga. May kasama kong isang helper ng funeral during the embalming process. Nag-start na ako mag-incise sa right common carotid artery, pati sa right internal jugular vein niya. Tapos parabang nag-flicker yung ilaw ng konti. Pero syempre, madalas naman magkaroon ng power interruption sa Baguio, kaya baliwala lang sa akin. Nung nagturok na ako ng formalin, may narinig akong kalabog sa sink namin sa loob ng embalming room. Pero itinuloy ko pa rin. May ginagamit kaming instrument na ang tawag ay trocar. Ito yung mahabang metal rod na matulis yung dulo, panghigop o pang-aspirate ng body fluids. Nagpuncture ako sa right lower quadrant ng tiyan niya. Tapos nung itusok ko na yung trocar, biglang nagliparan yung mga instrument ko. Pati na yung air compressor na pang vacuum ng dugo sa morgue. Ang layo ng nilipad. Kahit pa nga nasa mga 5 kilo yung bigat nun. Tapos yung bote kung saan napunta yung dugo ng bata,
ay lumipad din sa kabilang side ng embalming table, papunta doon sa assistant ko. Medyo natulala kami noon kasi hindi kami makapaniwala sa nangyari. Doon ko na-realize na baka hindi niya matanggap yung pagkamatay niya. Kasi kitang-kita sa mukha niya yung struggle niya na gusto niya pang mabuhay pero hindi siya pinalad. Ipinagdasal ko na lamang yung kaluluwa niya at humingi na din ako ng pasensya at ipinaliwanag na tutulungan ko siyang maging mukhang maayos sa harap ng pamilya niya. Dito ko na muna ititigil, Sir Kira. Sa susunod na mga kwento ko, isasama ko naman yung mga nangyari sa akin sa home embalming. Pati na yung mga nasunod sa akin na kaluluwa pagkatapos kong mag-embalsa mo. Maraming salamat po. Isang gabi, naglalakad kami ni Kuya pa uwi. Galing kami nun sa tindahan kasi nautusan ako ni Mama. Eh gabi na nga, kaya nagpasama ako kay Kuya. Dun sa lugar namin dati, mapuno pa. Karamihan eh mga puno ng nyog at madre kakao. Tapos walang mga poste ng kuryente kasi medyo liblib yung papasok sa amin. Actually, wala talagang kuryente sa amin. Maliwanag ang buwan noon. Sapat na para makita namin ang dadaanan. Habang naglalakad kami, may naaninag ako sa hindi kalayuan na kung ano, na mabilis na umakyat pataas ng puno ng nyog. Itim na itim siya at sobrang haba na patulis yung mga daliri niya o kuko, hindi ko sure. Itinuro ko yun kay Kuya. Sabi ko, "Kuya, nakita mo yun?" "Saan?" tanong ni Kuya. "Ayun doon, no, sa may puno ng nyog. May umakyat na mahabang kamay." Kako pa. So tinignan niya rin yun ng maigi. Pero wala na. Sabi ni Kuya, baka raw na malikmata lang ako. Nung malapit na kami sa daan na puro madre kakao, biglang dumilim yung paligid. Akala namin ni Kuya natakpan lang ng ulap yung buwan. E di lakad lang kami, lakad. Sa kung anong dahilan, napatingala ako. Putik, may malaking ibon na sumasabay sa lakad namin. Itinuro ko agad yon kay Kuya. Pagkakita niya sa ibon, napamura lang siya tapos pinasa niya na ako sa likod niya at tumakbo ng pauwi. Grabe talaga yung experience namin na yun ni Kuya. Mga bata pa kami nung mangyari yan. Pero hindi ko talaga makakalimutan yon. Yun pala, inaaswang yung buntis naming kapitbahay. Pero okay naman siya, nakapanganak naman ang matiwasay. Naubos ko na ata lahat ng stories dito. Wala pang bago kaya ako naman ang magsishare. Bale, sa bahay ng kaibigan ko to nangyari. Doon kasi sa likod ng bahay nila, merong malaking punso o yung malaking umbok ng lupa sa mga hindi nakakaalam. Nakadikit yon sa mismong pader ng bahay nila sa likod. Nung time na yon, pina-extend nila yung bahay nila. Nagdagdag sila ng kwarto. At dahil sa likod yun ilalagay,
kailangang tibagin yung pader at damay siyempre yung punso. So edi okay na, natibag na. Napatag na rin yung lupa. Kinabukasan, hindi na pumasok yung isang manggagawa kasi namamagaraw yung kamay. E di pinuntahan ng tatay ng kaibigan ko kasi pinsan ata nila yon o kung ano. Basta related sila. Pagdating daw nila doon, namimilipit daw sa sakit yung manggagawa. Nung tignan daw nila yung kamay, sobrang laki daw. Halos mahigit pa sa dumoble yung laki. Yun pala, siya yung tumibag ng punso sa likod ng bahay. Ipinaalbularyo agad nila yung manggagawa. At ayun nga, galit na galit daw yung nuno na nakatira sa punso. Kasi nga sinira yung tirahan niya, kaya naman pinarusahan siya. Pinakiusapan daw ng albularyo yung nuno na patawarin na itong manggagawa kasi nga ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Ayaw raw pumayag nung nuno kasi nga nawalan siya ng bahay. Tapos nag-offer daw yung albularyo na gagawan na lang nila ito ng panibagong bahay. Mahaba pa raw yung naging negosasyon bago napapayag yung nuno. Kinahapunan, naglagay sila ng isang itim na buhay na manok at mga prutas at candy doon sa nasirang punso. Pagkatapos nun, parang magic talaga. Kinabukasan, nakapagtrabaho na ulit yung pinsan nila. Tapos yung mga alay doon sa dating punso, pagtingin nila kinabukasan, wala na. E imposible daw na may makakuha nun kasi nga nasa loob yun ng bakod nila. Tapos yung lupa daw ng punso, naging tuyot na matigas. Tapos parang naging kulay gray. Dati kasi ay kulay putik yun, yung ma-brown-brown na mamula-mula. Parang ganun. Kaya ako simula nun, palagi na talaga akong nagpapasintabi kapag napupunta ako sa nature. Nabalitaan nyo ba yung mga kulto na kumakatok sa bahay-bahay dati? Mga 2000 ata yun. Grabe ang takot namin dati dyan. Kasi talagang nangunguha daw ng bata yung mga yon. Well, ewan ko lang din kung panakot lang ba. Pero sobrang effective nun. Ang sabi, kakatok daw yung mga kulto na yon sa pinto ng bahay nyo pagdating ng hating gabi. Tapos kapag hindi mo pinagbuksan, gagayahin nila ang boses ng kapamilya mo o ng kung sino mang kasama mo sa bahay. Tapos syempre ikaw naman, pagbubuksan mo. Oras na buksan mo ang pinto, yari ka na. Kaya nga kami noon ng mga magkakapitbahay, bago namin isara o ilak ang mga pinto at bintana, sinisigurado namin na nasa loob na lahat ng miyembro ng pamilya. Ang sabi din, wag na wag ka raw mag-iiwan ng sinampay sa labas paghapon o gabi kasi kukunin daw nila yon at bubulungan para utusan kang lumabas ng bahay. Ganun din sa mga tsinelas. Kaya kami noon, talagang pasok lahat ng sinampay at tsinelas namin. Kahit basahan, di kami nag-iiwan sa labas. Wala na ring batang nagpapagabi sa kalsada noon. Kasi kapag natsyempohan ka daw, patay ka talagang bata ka. Isa sa pinaka nakakatakot na balita nun ay yung sa isang bahay daw na pilit na pinasok ng mga kulto na yon. Talagang naghukay pa raw ng butas sa lupa papunta sa loob ng bahay. Mabuti na lang daw at sementado ang sahig ng bahay kaya hindi rin nila napasok. Hindi ko na lang alam kung paanong natapos yon. Basta parang bigla na lang din nawala. Pero grabe talaga yung takot namin nung mga panahon na yon. Lalo na yung mga bata.
Hi, Sir Kira. Kumusta? Ako si Rika. Miss ko na po yung intro nyo. Magandang araw sa mga tagapakinig ninyo. Gusto ko lang din po sanang magbahagi ng aking kwento. Actually, bigla ko lang naisipan na mag-share sa inyo kasi bigla lang din namin itong napag-usapan dito sa bahay. Currently living po sa Cavite, pero dati po kami sa Nueva Ecija. Di ko alam kung pamilyar ba ang iba sa inyo, pero nabalita po noon ang mga kulto-kulto na nangangatok sa mga bahay-bahay. Parang nasa mga 8 years old pa lang ako noon, nung malaman ko ang tungkol doon. Nung una, nagtataka pa ako, bakit ganun ang mga suot nila? Una ko po kasi silang nakita noong pauwi kami galing sa eskwela. Nakasakay lang ako sa service noon. Tapos, may nakita akong grupo ng mga tao na nakahood na itim. Nagtataka ako kasi tanghaling tapat yun. Pawis na pawis ako tapos sila mga nakaganon pa. Tapos medyo weird din kasi sabay-sabay ang lakad nila. Yung wala pong nauuna at wala ding nahuhuli. Ganun po. Madalas akong makakita ng ganon kapag pauwi na ako galing sa school. At parati ding ganoon ang suot nila. Madalas, pero hindi naman po araw-araw. Itinuturo ko pa ngayon sa mga classmate ko, tapos sabay naming pagtatawanan. Nalaman ko na lang po na creepy pala sila nung minsang ginabi na kami ng uwi ni kuya. Naalala ko pa noon. Kumakain kami ng dinner habang pinagsasabihan. Di tuloy kami makakain ng maayos noon. So ayun na nga po. Nasa kwarto na kami at pinapatulog na nung maramdaman namin na parang nagpapanik yung tito namin na ewan. Basta para siyang nagpapanik o natatakot. So bilang bata, kahit hindi namin alam kung anong meron, natakot na din kami. Napagsabihan na naman kami noon na huwag kaming maingay. Lumabas kami ng kwarto para doon lang kami sa tabi ni tito at lolo. Napansin ko din noon na yung mga tsinelas at sapatos na permeng nakalagay sa labas ay nasa loob ng sala namin. Nakakalat. Maski yung mga sinampay namin ay nasa sofa na din. Nung sumilip-silip sila sa labas, nakisilip na din ako syempre. Tapos ayun nga, yung mga nakahood na nakikita ko tuwing uwian ay nasa labas ng bahay namin at puro sila mga nakahilera. Nagulat pa nga ako nung biglang may kumatok. Pero wala ni isa sa amin ang sumagot sa katok na yon. Napa-sign of the cross na lang si Lola noon at nagdasal. Natatakot ako kasi nakikita kong natatakot din silang lahat noon. Tas ayun na nga, kinabukasan, pinagchichismisan yon nila Lola pati ng kapitbahay namin. Yun daw palang pagpapasok ng chinepin, sapatos at mga damit. Delikado daw, kasi parang may ginagawa yata daw sila doon para mapalabas yung kung sino mang may-ari ng gamit. Tapos pag daw lumabas, tegi na daw. Hindi ko din alam kung totoo yan, Sir Kira. O baka ipinanakot na lang sa amin yung pag lumabas, tegi na. Kasi naglabasan din noon yung mga balita na nawawala si ganto, si ganyan. Naulit na lang po ulit yung pagkatok sa bahay. Siguro mga 3 beses na lang po. Tapos nun, wala na. Dati naisip ko, baka ginawa lang yun ang matatanda noon para panakot sa aming mga kabataan. Hanggang sa mabalita yung sa lola na sinunog daw ng buhay ng mga kamag-anak, anak at apo na miyembro daw ng kulto. Grabe din ang pasasalamat ko noon na walang nangyari sa amin sa katok-katok na yon. Maikli lang to, Sir Kira, pero sana mapili ninyo. Kayo na din po sanang bahalang mag-ayos. Maraming salamat po. More stories to come and God bless.